Isa ang community journalist na si Frenchie May Cumpio sa tinaguriang Tacloban 5 na pwersahang dinakip sa simultaneous raids noong February 7. Agad naglabas ng pahayag ang 8th Infantry Division na nagsasabing isang high-ranking officer daw ng CBP-NPA si Frenchie May. Pero hindi ito ang pagkakakilala ng mga taong malalapit sa kanya. Sino nga ba si Frenchie May Cumpio at bakit siya tinatarget ng mga ahente ng gobyerno? Ito yung pinaka-memorable na experience with Frenchie ay yung sa kabila ng mas bata siya actually sa most of us na mga nakakatrabaho niya. Pero yung maturity niya ay nandyan talaga. Yung maturity niya sa paggampan sa mga trabaho, yung maturity niya sa pakikipag-usap sa mga mas matatanda and mas bata pa na mga kasama sa kanya. Kasalukuyang executive director si Frenchie ng Eastern Vista, ang regional alternative media outfit ng Eastern Visayas at bahagi ng Alter Media Network. Bata pa lang si Frenchie, pangarap na niyang maging manunulat. Naging editor-in-chief siya ng high school school publication ng Tanawa National High School sa Leyte kung saan graduate siya na valedictorian. Taong 2014 nang magsimulang mag-aral si Frenchie sa UP Tacloban sa kursong BS Biology. Noong 2016, naging editor-in-chief siya ng UP Vista, ang official student publication ng UP Tacloban. Nagsimula din siyang maging regular correspondent at kalaunay radio anchor ng Lingganay Hangkamatuoran, isang radio program sa DYBL Action Radio. Bilang isang community journalist sa ilalim ng Eastern Vista, tinutukan ni Frenchie May ang mga report tungkol sa human rights abuses sa Eastern Visayas, lalo na nang ipatupad ang Memorandum Order No. 32. Nakapaglabas rin si Frenchie May ng mga ulat tungkol sa land grabbing, disaster at mga labang kinakasa ng mga manggagawa. Marahil dahil sa kanyang matalas na pag-uulat sa kalagayan ng mga komunidad sa Eastern Visayas, kaya siya ilang ulit na tinarget ng surveillance bago pa ang raid noong February 7. Hanggang ngayon, nakadetain si Frenchie kasama ang mga kasabi ng iba't ibang progresibong grupo. Nahaharap si Frenchie sa kasong illegal possession of firearms and explosives, isang kasong hindi pwedeng magpiansa. Panawagan ng Alter Media at iba't ibang grupo, agarang palayain si Frenchie May at ibasura ang mga inimbentong kaso laban sa Tacloban 5.